ng inyong telepono. Sumabay po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 30 araw ng Nobyembre at ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Andres, isa sa 12 apostol ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa Panginoon at sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang lumikha sa amin upang maging tagasunod mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang tumawag sa amin upang maging apostol at mga tagasunod mo araw-araw. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang gumagabay sa amin upang makabalik kami sa aming sadyang tahanan sa langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo kapurihan, Panginoong Diyos, sali ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa alam. Panginoong Jesu Kristo, Ikaw na nagaling.
sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnog sa Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ng Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudiyo at Griyego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kainam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y hindi pa sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap
sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia. Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinawag niyang Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana. Gayun din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Sino po ang karapat-dapat sumunod sa Panginoon? Sino sa atin ang karapat-dapat na maging alagad ng Panginoon? Ngayon po ay kapistahan ni San Andres, isa sa 12 apostol, kapatid ni Pedro. At si Andres ay nanamatay na ipinako sa krus. Ang pagkakaiba niya sa krus ni Kristo, ang krus ni Andres ay magkahiris na krus. Magka-X na krus ang krus ni Andres. Pero siya ay namatay ding martir dahil sa kanyang pananampalataya. At sa mabuting balitang ibinibigay sa atin ngayon ng pagdiriwang, ito po yung pagtawag kina Andres, mga mangingisda. Kung inyo pong mapapansin, ang mga tinawag ni Jesus bilang kanyang mga alagad ay hindi naman mga sikat na tao, hindi naman mga kilalang tao, hindi naman yung may malalaking posisyon o hindi yung mga makapangyarihan.
Marami sa kanyang mga tinawag ay mangingisda, mga simpleng tao, maniningil ng buwis, at mga taong halos walang pangalan sa lipunan. Ano pong aral ang gustong sabihin nito sa atin? Madalas po kasi iniisip natin, yun lamang mababait ang pwedeng sumunod kay Kristo. Yun lamang mga banal, yun lamang mapagbigay, yun lamang mapagmahal. Ang pagdiriwa ngayon ay nagbibigay sa atin ng isang napakalaking pag-asa na tayong lahat pwedeng sumunod kay Kristo. Sapagkat ang mga apostol na tinawag ni Jesus, mga nagkasala din, mga bumagsak din, mga nakalimot din. Kung inyong natatandaan, nung si Jesus ay dinadakip na ng mga kaaway, nagtakbuhan silang lahat. Iniwan nila si Jesus. Kaya nga po, huwag tayong maiwan na dahil nagkamali tayo ng desisyon, hindi tayo mabait, may mga kasalanan tayo, huwag po ninyong isiping hindi na tayo karapat-dapat sumunod kay Jesus. Sapagkat tayong lahat, inaanyayahan niyang sumunod sa Kanya. Ang tanong lamang ay, tayo ba ay magpapaubaya ng pagsunod kay Jesus? Sapagkat sino sa atin dito ang mga karapat-dapat sumunod kay Jesus? Hindi naman po pwedeng sabihin ang pwede lamang sumimba ng alas 12 ng tanghali ay yung mababait. E di wala tayo lahat dito. Bakit? Ang Diyos, si Jesus, bukas para sa lahat. At araw-araw, tinatawag niya tayo na makasunod sa Kanya. Hindi natin kailangang magpari, hindi natin kailangang magmadre, hindi natin kailangang maglingkod sa simbahan para makasunod kay Jesus. Kami na naririto at kayo, lahat tayo inaanyayahan na maging alagad at tagasunod ni Jesus sa buhay na mayroon tayo. Kung ikaw ay tatay, magpakatatay. Kung ikaw ay nanay, magpakananay. Kung ikaw ay kaibigan, maging mabuting kaibigan. Sa pagiging mabuti mo sa katatayuan mo sa buhay, yan ay patunay ng iyong pagsunod kay Jesus. Sa iyong pagsasakripisyo, sa iyong pag-aalaga, sa iyong mga may sakit, pagsasakripisyos para sa iyong pamilya, yan ay mga patunay ng iyong pagsunod kay Jesus. Hindi natin kailangang palaging o kailangan pumunta sa ibang mga bayan para magmisyon. Hindi natin kailangang sumunod sa Kanya ng tuwiran ng pagpasok sa seminaryo o mga kumbento. Sa ating tahanan, sa ating mga pagkakaibigan, sa ating trabaho, tayo'y araw-araw tinatawag ni Jesus na maging alagad niya. At ang alagad ni Jesus, laging hinahangad ang mabuti para sa kapwa. Nagkakamali, bumabagsak, merong mga maling desisyon, may mga pagkakasala, pero nagpipilit lagi na maging mabuti bilang pagtugon sa panawagan ng Panginoon. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang puso at buhay na handang sumunod sa iyo. Gawin mo po akong maging mabuti. Gawin mo po akong maging mabait, mapagpatawad, mapagmahal, umuunawa. Mga patunay ng pagsunod sa iyo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mm-hmm.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitasan, pinagpala na pariri ko sa mala na Panginoon. O sana, hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sama namikanan lahat, ikaw ang
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansamdambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaisa niya sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang,
kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita ninyo sa ating screen. Gayon din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing ika-3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ika-4, ika-3, halina't makiisa sa isang gabing pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana sa halagang 2,500 piso na tiket. Maranasan nyo na ang isang dinner buffet at pool concert mula kina Mitoy Yonteng and the Driver's Band, kasama ang iba pang natatanging mang-awit at kaparian ng Arsidiosisis ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa. Bilhin na ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ika-4, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mugs sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makakatulong na. Ika-5, pansamantala po munang makakadaan sa main art entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng SPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais mabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundle at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging ibigin si Kristo sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Lahat ng mga bansa.